Public service ho tayo mga boss. Eto ho, panoorin nyo. Aksidente. Nakamay po yung pasyente, kasama po yung pinagbubuntis. Sir, ano po yung ano ng settlement natin ngayon? Yun pong pipirmahan nyo bali yung quitclaim na full and final settlement na po. Aksidente nangyari kailan? Noong March 26. Victory Liner. Sila ba yung nakipag-areglo sa pamamagitan ng areglong pagbayad ng ospital? Nagbigay na po sila pang gastos ng ospital. Kunya na aksidente, hindi sinasadya. At aksidente na bangga, wala naman sigurong gustong makabangga. So binayaran yung pang-ospital. May problema pa ba tayo? Bakit? Ano bang problema? Nakamay po yung pasyente, kasama po yung pinagbubuntis. Pagdating ko po ng 6 o'clock ng hapon sa ospital, hinanap po ako ng doktor. Kinausap na po ako. Doon po nila sinabi na once daw po na malabutan ng hininga yung anak ko sa pangatlong heart attack sa kanya, wala na daw po silang magagawa. Ang sabi ko naman, Dok, kapi ko po, parang awan nyo na po, tulungan nyo naman po yung anak ko para mabuhay. Ang sabi po ng doktor sa akin na dalawa, Nanay, ginagawa po namin lahat, ikaw po sa akin. Kaya lang po, Ika, sa dami po ng nangyaring hirap sa kanya, hindi na po natin kaya kasi hirap na po talaga siya. Ibinigay na ba sila sa'yo? Sa tatay po ng anak ko. Okay. Ibinigay po sila ng bali 50,000. Kinukan ko lang po yung, sabi po kasi nila magdadagdag sila ng financial. Okay. Sabihin mo na kung anong hiling na gusto mo. Sana po maibigay na nila yung dagdag financial na sinasabi nila sa amin para mabayaran ko po yung mga nahiram ko na gastos ng mga tayo. Tatawagan natin ngayon itong sa Victory Liner. Specter ho ng Victory Liner, si Dodgy Pinlock. Magandang gabi sa iyo, Dodgy. May lumapit ho sa amin, siguro ito ho yung nangyari na kung saan na aksidente. May napangako raw ho ata ang Victory Liner. Ano hong maaasahan ho natin dahil nag-aantay ho rito si Jocelyn? Si Actually Mrs. po sir, ano, ongoing po yung pagpo-process po nung ano. Ah, okay sir. Opo, hindi lang po kami tumatalikod sa pangako namin. Mas mainam po, ma'am, bukas, pumunta po kayo, kasamahan ko po kayo, doon sa mismong opisina namin, para maklaro po natin kung kailan po talaga kayo maghihintay doon sa nasabing additional financial assistance. Apo, sir. Sa linya naman ng telepono natin si Attorney Batas Mauricio. Hindi pa rin matanggap ng konsensya ko kasi yung ibinigay na halaga niyan, eh hindi naman dapat sa kapakinabangan ng tatay o ng nanay o ng manugang, kundi sa kapakinabangan ng biktima. So, sino nagpalibing? Ako po. Lahat sa iyo? Hindi po ako ng tulong sa barangay. Kaya siguro medyo magaan ang kalooban ng Victory Liner sa nakita dito sa nangyari. Kaya may additional tulong na medyo maganda naman ang dating ng Victory Liner attorney. Kaya medyo understandably, out of humanitarian consideration sa nanay, ay magbibigay sila at sila na mismo nagsabing sasamahan sa main office para malaman kung kailan yung makuha yung additional na itulong. Ano po yung ano ng settlement natin ngayon? Bali po yung kulang na 50,000 na babayaran po ng insurance. Pero i-advance na po ng Victory para po settle na po yung iningin yung settlement pa. Kaya lang po inabot ng ganyang ano dahil nung po kasing unang police report, hindi pa po nakalagay doon na namatay po yung ano. Pinagawa pa po namin ng panibagong police report. At yan dumbali na yung pong kinabukasan po yung namatay yung ano. Magdadagdag po ng another 50,000. Ang iniling lang po, 1 week processing lang po.
Yeah. Kami na po humingi ng pasensya. Kasi po, nagtagal ng kaunti. Kali po yung preparation ng cheque, at ite-text po namin kayo pag okay na po. Pwede pong padadaan na lang ng inspector yung cheque para hindi na kayo lumuwas. Di po ba? Yung pong pipirmahan nyo bali yung quitclaim na full and final settlement na po. Bago nyo po pirmahan yung quitclaim, bibigyan mo na sa inyo yung cheque. Nagpapasalamat po ako at naitandil po nila yung hinihiling ko na karagtagan ng para may paayos ko na po yung tirahan niya. Ano yung nasabi niyo kay sir? Salamat po sir. Public service po tayo mga boss. Eto ho, panoorin nyo. Aksidente. Namatay po yung pasyente, kasama po yung pinagbubuntis. Sir, ano po yung ano ng settlement natin ngayon? Yung pong pipirmahan nyo bali yung quitclaim na full and final settlement na po. Aksidente nangyari kailan? Noong March 26 po. Victory Liner. Sila ba yung nakipag-areglo sa pamamagitan ng areglong pagbayad ng ospital? Nagbigay na po sila pang gastos ng ospital. Kunyan ay aksidente, hindi sinasadya. At aksidente na bangga. Wala naman sigurong gustong makabangga. So binayaran yung pang ospital. May problema pa ba tayo? Bakit? Ano bang problema? Namatay po yung pasyente, kasama po yung pinagbubuntis. Pagdating ko po ng 6 o'clock ng hapon sa ospital, hinanap po ako ng doktor. Kinausap na po ako. Doon po nila sinabi na once daw po na malagutan ng hininga yung anak ko sa pangatlong heart attack sa kanya, wala na daw po silang magagawa. Ang sabi ko naman, Dok, kapi ko po, parang awa nyo na po, tulungan nyo naman po yung anak ko para mabuhay. Ang sabi po ng doktor sa akin na dalawa, Nanay, ginagawa po namin lahat, ikaw po sa akin. Kaya lang po, Ika, sa dami po ng nangyaring hirap sa kanya, hindi na po natin kaya kasi hirap na po talaga siya. Ibinigay na ba sila sa'yo? Sa tatay po ng anak ko. Okay. Ibigay po sila ng bali 50,000. Kinukan ko lang po yung, sabi po kasi nila magdadagdag sila ng financial. Okay. Sabihin mo na kung anong hiling na gusto mo. Sana po maibigay na nila yung dagdag financial na sinasabi nila sa amin para mabayaran ko po yung mga nahiram ko na gastos ng mga tayo. Tatawagan natin ngayon itong sa Victory Liner. Specter ho ng Victory Liner, si Dodgy Pinlock. Magandang gabi sa iyo, Dodgy. May lumapit ho sa amin, siguro ito ho yung nangyari na kung saan na aksidente. May napangako raw ho ata ang Victory Liner. Ano hong maaasahan ho natin dahil nag-aantay ho rito si Jocelyn? Si Actually Mrs. po, sir, ano, ongoing po yung pagpo-process po nung ano. Ah, okay, sir. Opo, hindi naman po kami tumatalikod sa pangako namin. Mas mainam po, ma'am, bukas, tumunta po kayo, sasamahan ko po kayo doon sa mismong opisina namin para maklaro po natin kung kailan po talaga kayo maghihintay doon sa nasabing additional financial assistance. Apo, sir. Sa linya naman ng telepono natin si Attorney Batas Mauricio. Hindi pa rin matanggap na konsensya ko kasi yung ibinigay na halaga niyan, eh hindi naman dapat sa kapakinabangan ng tatay o ng nanay o ng panugang, kundi sa kapakinabangan ng biktima. So, sino nagpalibing? Ako po. Lahat sa'yo? Humingi po ako po ng tulong sa barangay. Kaya siguro medyo magaan ang kalooban ng Victory Liner sa nakita dito sa nangyari. Kaya may additional tulong na medyo maganda naman ang dating ng Victory Liner attorney. Kaya medyo understandably, out of humanitarian consideration sa nanay, eh magbibigay sila at sila na mismo nagsabing sasamahan sa main office para malaman kung kailan yung makuha yung additional na itulong. Yeah.
ano po yung ano ng settlement natin ngayon? Bali po yung kulang na 50,000 na babayaran po ng insurance. Pero i-advance na po ng Victorino para po settle na po yung ano po, iningin yung settlement pa. Kaya lang po inabot ng ganyang ano, dahil nung po kasing unang police report, hindi pa po nakalagay doon na namatay po yung ano. Pinagawa pa po namin ang panibagong police report. Again, dumbali na yung pong kinabukasan po yung namatay yung ano. Magdadagdag po ng another 50,000. Ang iniling lang po, 1 week processing lang po. Kami na po humingi ng pasensya. Kasi po, nagtagal ng kaunti. Kasi po yung preparation ng cheque, at ite-text po namin kayo pag okay na po. Pwede pong padadaan na lang namin sa inspector yung cheque para hindi na kayo lumuwas. Di po ba? Yung pong pipirmahan nyo bali yung quitclaim na full and final settlement na po. Bago nyo po pirman yung quitclaim, bibigyan mo na sa inyo yung cheque. Nagpapasalamat po ako at naikon din po nila yung hinihiling po na karagtagan ng ano-ano para may paayos ko na po yung tirahan niya. Ano yung nasabi niyo kay sir? Salamat po sir. Ayan.